Sa modernong panahon sa Los Angeles, isang grupo ng mga pulis ang nag-iimbestiga sa isang mahiwagang bakas na lumitaw sa nagdaang gabi at mukhang isang malaking nilalang ang gumawa nito. Dumating ang reporter na si Ethan upang iulat ang balita, ngunit walang gustong sumagot sa kanyang mga tanong. Bagamat nakakita siya ng clue, sa gitna ng field ay may isang bagay na mukhang malaking kaliskis. Kumuha siya ng picture at dinala ito sa opisina dahil sigurado siyang nakita na niya ito dati. At habang sinusulya pa ni Ethan ang pendant na palagi niyang suot, naalala niya ang nangyari 15 taon na ang nakakaraan. Noong siya ay isang maliit na bata, si Ethan ay sumama sa kanyang ama sa isang antique shop. Habang sinusubukan ng kanyang ama na magbenta ng lumang talim kay Jack, tumingin-tingin si Ethan sa paligid at nakakita ng isang mahiwagang kahon na kusang nagbukas pagkatapos maramdaman ang kanyang presensya at nagpakita ng malaking kaliskis na kumikinang ng maliwanag. Naramdaman ni Jack kung ano ang nangyayari at nagkunwaring inatake sa puso, kaya habang nagmamadaling humanap ng tulong ang ama ni Ethan, nilapitan ni Jack si Ethan para magkwento. Ikinwento niya ang tungkol sa alamat ng dambuhalang ahas na tinatawag na emojis at tuwing 500 taon, isang ahas ang ginagawang celestial dragon upang gantimpalaan ito para sa kanyang mabubuting gawain. Para mangyari iyon, kailangan ng isang bagay na kilala bilang Yuiju, na sinubok ang nakawin ng masamang ahas na si Buraki para sa kanyang sarili. Upang maiwasang mangyari ito, itinago ng mga pinuno ng langit ang Yuiju sa Korea at nang magkaroon ng anak na babae ang lokal na pinuno na nagngangalang Narin, nakatadhana siyang dalhin ang Yuiju sa birthmark ng dragon sa kanyang balikat. Sa kasamaang palad, nalaman din ni Buraki ang impormasyong ito at naghihintay sa pagdating ng 120 kaarawan ni Narin, kung saan matatapos na din ang pagbuo ni Yuiju sa loob niya. Ang langit ay pumili din ng 2 mandirigma upang protektahan ang Yuiju, si Harem at ang kanyang Panginoon na si Butchen. Nalaman ni Harem mula sa kanyang Panginoon ang lahat tungkol sa mabuting emoji at binisita ito sa kuweba nito. Binigyan din siya ni Butchen ng pendant na ipinadala ng langit na magpoprotekta sa kanya sa anumang panganib. Ang tungkulin ni Harem ay tiyakin na matagpuan ni Yuiju ang isang mabuting emoji at hindi si Buraki pagdating ng tamang panahon at kailangang isakripisyo si Narin para dito. Gayunpaman, si Harem ay gumugol pa rin ng maraming oras kay Narin at silang dalawa ay naging mag-asawa. Sa kalaunan, ipinadala ni Buraki ang kanyang hukbo ng Aatrox upang salakayin ang Nayon na hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa makapangyarihang mga hayop at mahiwagang pag-atake ng Aatrox. Sinimulan ng mga sundalo na suriin ang mga balikat ng bawat babae, dahilan upang sabihin sa kanila ng isang mamamayan ang tungkol kay Narin bilang kapalit ng kanilang kalayaan. Sa bahay ni Narin, pinatay ng mga sundalo ang kanyang ama para magpakita sa kanyang pinagtataguan at agad siyang dinala nang makita ang marka sa kanyang balikat. Ilang sandali pa, sinalakay ni Butchen at Harem ang mga sundalo para iligtas si Narin. Habang patuloy na lumalaban si Butchen, dinala ni Harem si Narin sa kuweba ng emoji at nang makita siyang nasasaktan, nagpasya siyang umalis sa kanyang tungkulin bilang isang tagapag-alaga. Matapos ihulog ang pendant para hanapin ni Butchen, tumakbo si Harem kasama si Narim sa halip na isakripisyo siya sa mabuting emoji. Gayunpaman, natagpuan sila ni Buraki at hinabol sila. Na-corner sila ng nilalang sa isang bangin at nagpa siya ang mag-asawa na wakasan ang mga bagay sa halip na gamitin para sa kasamaan. Nang matapos ang kwento, ibinigay ni Jack kay Ethan ang pendant at ipinaliwanag na ang bata ay ang reincarnation ni Harem habang siya ang reincarnation ni Butchen. Ito ang kanilang pangalawang pagkakataon upang magampanan ang kanilang tungkulin, kaya't kailangan ni Ethan na hanapin ang batang babae na nagngangalang Sarah, na siyang reincarnation ni Narin at ipinanganak din na may marka ng dragon. Nang maalala na niya ang buong kwento, hiniling ni Ethan sa kanyang kaibigan na si Bruce na tulungan siyang hanapin si Sarah gamit ang kanyang mga kasanayan sa computer. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Bruce na matatagalan siya dahil may daan-daang batang babae na nagngangalang Sarah na may mga tato sa balikat. Samantala, nakuha ng FBI ang mga resulta ng lab mula sa kaliskis at alam na ngayon na mayroong kakaibang higanteng nilalang na nakawala sa lungsod. Sa lokal na gym, si Sarah ay nanonood ng balita sa TV kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Brandy. Nang ipakita ng kamera ang kaliskis na natagpuan sa mahiwagang bakas, si Sarah ay nakaramdam ng takot at tumakbo pa uwi upang hanapin ang isang lumang libro ng mga anting-anting na patuloy niyang isinasabit sa dingding upang protektahan ang sarili. Nang maglaon, dumating si Brandy para tingnan siya at hindi siya naniniwala sa sinabi ni Sarah na may mangyayaring kakilakilabot, ngunit nakumbinsin niya itong lumabas para makalimutan niya ang kanyang paranoia.
Sa bar, sinubukan ni Sarah na gawing busy ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maalis ang kanyang takot at nagpa siya na umalis. Sa kalye, sinubukang guluhin ng isang grupo ng mga lalaki si Sarah, ngunit biglang sumulpot ang isang kakaibang palaboy at binugbog ang mga lalaki bago umalis nang walang sinasabi. Sa lokal na zoo, ang tagapag-alaga na si Belafonte ay nakarinig ng ilang kakaibang ingay at nang pumunta siya upang suriin, natuklasan niya ang isang elepante na pinatay ni Buraki. Tumakbo si Belafonte sa takot at hindi nagtagal ay umalis din si Buraki, kaya sa oras na dumating ang general ng Atrox na naghahanap ng mga pahiwatig, wala siyang nakita. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, sinubukan ni Sarah na sabihin sa mga pulis kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit walang naniniwala na ang isang random na palaboy ay maaaring matalo ang tatlong lalaki. Sa palagay ng isang mamamahayag ay kawili-wili ang kanyang kwento, kaya kinunan niya ito ng larawan. Kinaumagahan, hinanap ni Ethan si Jack sa tindahan, ngunit wala siya roon. Nahanap siya ng general ng Atrox at nagtataka kung bakit hindi hinahanap ni Ethan ang Yuiju, ngunit sa sandaling iyon, nagising si Ethan sa kanyang opisina. Ang kanyang katrabaho ay nagpakita ng kwento mula sa istasyon ng pulisya, at sa sandaling makita ni Ethan ang larawan, naramdaman niyang ito ang tamang Sarah. Nagpa siya si Ethan na manatili ng huli sa opisina upang hanapin ang kanyang address. Samantala, sinusubukan ni Belafonte na sabihin sa mga pulis ang tungkol sa ahas, ngunit hindi rin sila naniniwala sa kanya. Sinusubukan ni Sarah na umalis sa istasyon sa kanyang kotse, ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, lumitaw ang mga kaliskis sa ibabaw nito. Sa takot, umatras siya at nabangga ang isang pulis na biglang nagpakita ng magic sword at sinubukan siyang patayin. Sa sandaling iyon, nagising si Sarah sa kanyang kama at nagsimulang makaramdam ng matinding sakit, kaya tumawag siya sa 911 at dinala siya sa ospital. Ilang sandali pa, sinubukan ni Brandy na bisitahin ang kanyang kaibigan, ngunit hindi siya pinayagan ng receptionist ng ospital dahil hindi siya kamag-anak. Nagpa siya si Brandy at ang kanyang kasintahan na pumunta sa bahay ni Sarah at kumuha man lang ng damit na dadalhin sa oras ng pagbisita. Biglang nagsimulang manginig ang buong bahay, at nang lumabas sila para tumingin, nakita nilang umaatungal si Buraki sa kanila. Sinubukan ang dalawa na tumakas, ngunit naharang sila ng general. Nagbigay ito kay Buraki ng pagkakataon na kagatin si Brandy, ngunit itinapon nito ang kanyang katawan sa pool nang mapagtantong hindi ito si Sarah. Kinaumagahan, nang subukan ni Sarah na umalis sa kanyang silid sa ospital, natuklasan lang niya na nakalock ang pinto at may bantay sa labas. Nang magsimula siyang sumigaw, pumunta ang mga gwardiya at nurse para pakalmahin siya sa pamamagitan ng puwersa. Samantala, sa wakas ay nahanap na ni Ethan ang profile ni Sarah, ngunit bigla siyang naantala ng isang tawag sa telepono na nagsasabi sa kanya na iulat ang isang pagpatay. Nang mapagtanto ni Ethan na ang address ay kapareho ng kay Sarah, nagmadali siya roon at napanatag ang loob niya nang makitang hindi si Sarah ang namatay na babae. Pagkatapos ay narinig niya ang isang kapitbahay na nagsasabing nakakita siya ng isang higanteng ahas at ang may-ari ng bahay ay nasa ospital, kaya si Ethan ay sumugod para pumunta doon. Ang receptionist ng ospital ay nagsabi kay Ethan na si Sarah ay na-quarantine dahil ang marka sa kanyang balikat ay maaaring nakakahawa, na tila kahinahinala. Samantala, ipinadala si Belafonte upang magpatingin sa isang psychiatrist na nagpa siya na siya ay nababaliw. Sa sandaling iyon, lumitaw si Buraki sa bintana at sinubukan ni Belafonte na patunayan ang kanyang kwento, ngunit umalis ang ahas bago ito makita ng doktor at ipinadala si Belafonte sa mental ward. Balik tayo kay Ethan, iniisip niya kung ano ang gagawin nang bigla siyang makabangga ng isang doktor na agad siyang nakilala dahil sa kanyang mga kwento, na nagsasabing siya ay isang malaking tagahanga. Pumayag ang doktor na tulungan siyang makita si Sarah at dinala siya sa kanyang silid, kung saan nakita niya itong nahihiya at natatakot dahil walang naniniwala sa kanya nang sabihin niyang may darating na mapanganib. Ipinaliwanag ni Ethan na nangyayari na ito, ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, sinimulang salakayin ni Buraki ang ospital. Dumating ang doktor upang bigyan ng babala ang dalawa at pinalabas sila sa isang back exit. Pagkatapos nilang makaalis ay ipinahayag na ang doktor ay si Jack na gumagamit ng isang ilusyon na nagpapahiwatig na siya rin ang palaboy. Nadatnan ni na Ethan at Sarah si Bruce na naghihintay sa kanyang sasakyan at agad na umalis. Sinubukan ni Buraki na habulin sila, ngunit mas mabilis ang kotse at iniwan ito. Nang makalayo na sila, aksidenteng nataman ni Bruce ang isang tao gamit ang kotse at nakilala siya ni Ethan bilang general ng Atrox mula sa kanyang panaginip.
Nais ng general na hulihin si Sara, kaya sinubukan ni Bruce na barilin siya at hinampas siya ni Ethan ng isang piraso ng kahoy, ngunit walang silbi ang mga ito. Pagkatapos ay ninakaw ni Bruce ang espada ng general, ngunit hindi niya magamit ang espada dahil hindi si Bruce ang panginoon nito, at pinatalsik ng general si Bruce gamit ang isang malakas na mahika. Pagkatapos ay sinubukan niyang sundan muli si Sara, ngunit bigla na lang siyang nabangga ng isang random na sasakyan. Mabilis na kinalagkad ni Ethan si Sara papasok sa bagong sasakyan at hiniling sa driver na ihatid sila. Kasunod, nagpa siya si Buraki na ipatawag ang natitirang bahagi ng kanyang hukbo ng Atrox bilang backup. Samantala, ang FBI ay nagsagawa ng isang pagpupulong upang talakayin kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga nakatataas ay ayaw paniwalaan ito, ngunit may sapat na katibayan na nagpapahiwatig na mayroong isang mythical na halimaw, at ang lahat ng mga pahiwatig ay nagtatapos kay Sara. Kaya't ang mga agent ay nagbigay ng utos na hulihin ang babae at patayin siya kung kinakailangan. Nagpadala rin sila ng isang grupo ng mga sundalo upang habulin ang ahas, na natagpuan itong nagtatago sa isang kuweba. Nagpaputok ang mga sundalo, ngunit walang nagawa ang mga bala at hinabol sila ni Buraki palabas ng kuweba, kung saan mabilis na natalo ang mga sundalo ng mahika ng general. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan ng driver sina Ethan at Sara sa tabi ng dalampasigan, hiniling na umalis sila sa bayan. Pagkaalis nila, ipinakita ng driver na siya rin si Jack. Naglalakad sina Ethan at Sara para pag-usapan ang mga pangitain nila at naghalikan sila habang iniisip ni Ethan na ang katotohanang maaaring mamatay si Sara para sa Yuiju. Sumunod, pumunta sila upang bisitahin ang isang propesor ng psychology na dalubhasa sa pagkuha ng mga mapagpigil na alaala. Nahipnotize ng propesor si Sara at nagsimula siyang makakita ng mga alaala noong araw na namatay ang kanyang ama, ngunit pagkatapos ay bumalik siya at nakita ang kwento ni Nanarin at Harem. Biglang nagsimulang kuminang at lumutang si Sara, ibig sabihin, natapos na sa wakas ang Yuiju. Ang paggising na ito ay naramdaman ni Buraki na nagpakita upang simulan ang pagsira sa bahay. Tumakas sina Ethan at Sara sakay ng kotse at tinawagan ni Ethan si Bruce para humingi ng pabor. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita ang magkasintahan kay Bruce sa isang kafe at kinumpirma ni Bruce na humingi siya ng tulong upang makakuha ng helicopter para sa kanila. Binigyan din niya ng baril si Ethan kahit ayaw ni Ethan sa mga armas. Pagkatapos, nagpakita si Jack at pinaalalahanan si Ethan na hindi niya mababago ang kapalaran ni Sara, kaya ang tama ay dalhin siya sa kuweba ng Emoji. Hindi siya pinapansin ni Ethan at kinaladkad si Sara palabas ng gusali bago dumating si Buraki para umatake muli. Pinasakay ni Bruce ang dalawa sa kanyang kotse, ngunit hinagis ni Buraki ang isa pang kotse sa kanila upang mabangga sila. Sinubukan ni na Ethan at Sara na tumakbo muli at natagpuan ang kanilang sarili na na-corner ni Buraki, ngunit sa sandaling iyon ay pinaputukan ng mga pulis ang ahas at binigyan ang mag-asawa ng pagkakataong makatakas. Habang hinahabol sila ni Buraki sa buong lungsod at nagdudulot ng maraming pagkawasak, umakyat sina Ethan at Sara sa tuktok ng Liberty Building, kung saan naghihintay sa kanila ang helicopter. Sa sandaling subukan nitong lumipad, hinawakan ito ni Buraki gamit ang kanyang bibig, kaya pinatalo ni Ethan si Sara kasama niya pabalik sa bubong bago ibagsak ng ahas ang helicopter sa lupa. Nagsimulang magdilim ang langit habang naghahanda si Buraki na lumunin si Sara, ngunit dumating ang mga helicopter ng army at sinimulan itong barilin. Nakipaglaban si Buraki sa mga helicopter, na naging dahilan upang karamihan sa kanila ay bumagsak ngunit kalaunan ay natalo ng kanilang pag-atake. Sa sandaling iyon, dumating ang general at ang kanyang mga hayop bilang backup, sinisira nila ang lahat ng bagay sa kanilang landas maging ito man ay mga helicopter, tangke, o gusali. Umalis sina Sara at Ethan sa gusali at natagpuan ang dalawang agent ng FBI na dinala sila sa kanilang sasakyan. Nang makarating sila sa isang ligtas na bodega na pagtataguan, ipinahayag ng mga agent na sinaliksik nila ang alamat at alam nila ang tungkol sa kapalaran ni Sara. Sinubukan ng isa sa mga agent na barilin si Sara, ngunit tumalon si Ethan sa pagitan nila upang iligtas siya at nasugatan lamang ng bala ang kanyang braso. Nang subukan muli ng agent, inunahan na siya ng kanyang kasama na bumaril dahil napagtanto niyang ang pagpatay sa dalawang inosenteng tao ay hindi ang sagot. Pagkatapos ay ibinigay sa kanila ng agent ang kanyang susi ng kotse at hiniling sa kanila na gawin ang tama. Ilang sandali pa nang nasa kalsada na ang mag-asawa, lumitaw ang mga hayop ng general at nagsimulang magpaputok ng apoy sa kanila. Tinamaan ng isa ang kotse at napabalikwas ito, na naging sanhi ng pagbangga upang matumba ang magkasintahan.
Nang magising si Ethan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang poste sa lungga ni Buraki. Kinaladkad si Sarah sa altar upang ihandog sa ahas, ngunit bago pa man siya lamunin, ang desperasyon ni Ethan na iligtas siya sa wakas ay nagpagana ito sa pendant. Isang malakas na liwanag mula sa langit ang tumama sa pendant at sa buong hukbo ng Aatrox na agad na nagpatumba kay Buraki at pinatay ang lahat maliban sa general. Ang nasusunog na pendant ay naputol ang lubid at si Ethan ay tumakbo patungo sa altar upang labanan ang general, ngunit madali siyang nadaig. Nang subukan ng general na bitiwan ang kanyang huling hampas, hindi sinasadyang nataman niya ang pendant at namatay siya sa pamamagitan ng magic. Nagising si Buraki at itinapon si Ethan bago sinundan si Sarah. Gayunpaman, sa sandaling iyon ang mabuting emoji sa wakas ay nagpakita at nagsimulang labanan si Buraki. Habang naglalaban ang mga halimaw, gustong kunin ni Ethan ang pagkakataong makatakas, ngunit nakita ni Sarah na natatalo ang mabuting emoji at sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Ipinatawag niya ang Yuiju at ipinadala ito sa mabuting emoji, na agad na nagising at nagtransform bilang isang maalamat na dragon. Gamit ang bagong kapangyarihang ito, madaling natalo ng dragon si Buraki at pinatay ito ng tuluyan gamit ang isang bowl ang apoy. Pagkatapos, dumating ang dragon upang tingnan si Ethan, na nakahawak sa walang malay na katawan ni Sarah. Pinatalsik ng dragon si Yujiju sa loob ng ilang segundo upang ibahin ang anyo ng katawan ni Sarah sa kanyang purong diwa, at humarap siya kay Ethan para sabihin sa kanya na mahal niya siya at magkikita silang muli sa ibang araw. Pagkatapos ay naging bahagi si Sarah ng Yujiju at kinuha ito ng dragon para pumunta sa langit na may luha sa sariling mga mata ni Sarah. Malungkot siyang pinagmamasdan ni Ethan, at nang lumingon siya ay nakita niyang nawawala na rin ang diwa ni Jack habang binabati niya ito sa paggawa ng tama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan niyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.